Kaibigan, ang tanong ko sa iyo, kailan ang tamang panahon para mag-invest o bumili ng sarili mong tahanan? Maaring nag-iisip ka ngayon na magkaroon ng sarili mong tahanan, bumili ng kondo, bumili ng bahay. Ngayon, ang sunod na tanong, kailan mo dapat gawin ito? By the way, this is Mr. Aurelio Santiago from Hobusa Realty. And sa video po na ito, didiscuss natin kung kailan ang tamang panahon para bilhin mo yung dream home na meron ka. At kung ano yung dapat mong gawin para mapasayaw ito sa mabilis na panahon. Okay. So, pag-uusapan po natin. Kailan yung tamang panahon para bumili ng property? Actually, wala pong tamang oras. Yun po ang sagot. Wala pong tamang time. Walang specific date kung kailan. Pero, kailangan mong alamin kung kailan mo siya kailangan. Kailangan mo ba siya bukas? Kailangan mo ba siya next month? O kailangan mo ba siya, pwede pa naman siya mag-antay ng 5 years from now? Kailan mo ba siya kailangan? So, ngayon, ang mawawala lamang sa'yo kapag ikaw ay dinilay mo yung pagkakataon na pagpili ng property na gusto mo o pagbili ng property na gusto mo, ay maaaring yung presyo niya ay tataas at hindi mo na pwedeng bawiin yon. Yung 10 years from now, yung presyo ng 3-bedroom unit na condo, iba na sa ngayon. Ganon din, iba na rin ang magiging presyo niya 5 years from now. So, ibig sabihin, kung nakikita mo na kailangan mo nang bumili ng property mo, the time is now. Pero kung hindi mo pa naman masyado kailangan, you need to learn to save para later on, mabili mo siya. Subalit, yung presyo, medyo mas mataas na. So, ano yung mga dahilan bakit mo kailangan bilhin yung property na gusto mo? Una, hindi po kasi ang property po kasi o bahay, hindi po siya wants. Ito po ay needs o pangangailangan po ng tao. Maaring sa ngayon, isa kang binata o isa kang dalaga, wala kang pamilya. Or maaring sa ngayon, bago kayong mag-asawa at wala pa kayong anak. Pero naisip mo ba yung future? Saan kayo titira? Lumaki ang family mo. Magkakaroon kayo ng anak. Saan mo ititira yung mag-iina mo? Yung anak mo. Kung saan nyo siya ititira. Kapag binata ka o dalaga ka, nag-isip ka, by the age na ganito ako, ganitong kids ko, mag-aasawa na ako. So, saan ako titira? Ngayon pa lang, nakaplano ka na. Ngayon, kung nakaplano ka na kung saan ka titira, so, kailangan mong mamili ngayon yung type of properties na gusto mo. Ngayon, siyempre, i-consider mo yung budget na meron ka. Magkano ba yung kaya mo na babayaran every month? Kung ito ay dadaanin mo sa tulong ng third party or tinatawag na bank. O bibilin mo ito through real estate developer. Hindi po siya private individuals kasi pag private individual, for sure, cash payment po ang payment. Non, most of the time. Pero kung sa developer mo bibilin, syempre, ang payment po nun ay i-divide po kung ilang taon po nababayaran. And then, babang financing mo, meron kang monthly amortization. So, ano yung benefits? Ang benefits mo ay magkakaroon ka ng privacy, sarili mong tahanan, sa'yo ang titulo, sa'yo ang lupa. Kung yan ay house lot. Kapag ito ay condominium, magkakaroon ka ng titulo. At against inflation rate, hindi ka tatamaan ng inflation rate dahil nabili mo siya ng mas mura. Pwede magtaas ang presyo niya later on, pero hindi ka na maapektuhan nun dahil nabili mo na siya ng murang halaga. So, ngayon, kung ikaw ay nagdidesisyon na ngayon o nagplaplano na ngayon, huwag mo na siyang ipagpagipan. Humanap ka ng licensed real estate broker o licensed salesperson para maggabay sa'yo. Para i-gabayan kanya kung paano yung tama mong gagawin. Kasi hindi ang pagbili po ng isang property ay hindi dapat biglaan. Kasi pag biglaan, maaari kang mapahamak. Kasi what if? Sa kagustuhan mo lang mabili, sobrang mahal yung binili mo, sobrang laki, pero hindi naman pala, higit naman pala doon sa pangangailangan mo. And then, hindi mo na-balance yung financial mo, so later on, magsasuffer ang financial mo. So,
kung nagplaplano ka na magkaroon ng property o bumili ng property, dapat kumausap ka ng tamang tao na maggabay sa'yo kung ano yung nararapat sa'yo. Base sa pangangailangan mo at kakayahan mo bilang isang home buyer. Kasi napakahalaga yon. Kasi yung magiging monthly mo, maapektuhan niya yung daily spending mo. O yung sahod mo, maapektuhan yon. Kung kaya dapat alam mo kung magkano lang ang willing ka na gastusin every month for your home. So, malinaw po ba yon? So, kung ikaw po ay naghahanap, comment ka lang po sa baba ng video na lang, sabihin mo sa akin kung ano yung question mo para sa ganun mabigyan po natin ng kasagutan. By the way, this is Mr. Aurelio Santiago. Isa po akong real estate practitioner and founder of Hobusa Realty Company Limited. Hangad ko po na matulungan kayo na mahanap nyo yung property na tama para sa'yo. So, ang suggestion ko, contact a licensed real estate broker or salesperson na gagabay sa'yo. Ngayon, kung gusto mo naman na ako personally ang tutulong sa'yo o yung team kong tutulong sa'yo, comment ka lang sa baba ng video na ito para kontakin ka ng aking team. So maraming salamat at ito po lamang ang nais kong ibahagi sa'yo and I hope na makatulong ko ito sa'yo ng malaki. Good day po.